Usapang Senado. Mga issue sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin si Celly Ortega Bueno. Hello! Magandang hapon po! Araw na naman ang Sabado, 19 ngayon sa buwan ng Marso. Naku, happy fiesta sa mga ang kanilang patron saint ay Saint Joseph the Carpenter. Alam ko, the Carpenter, no? At isa po dyan yung mga taga Nagkarlan, mga taga Barangay Balimbing at Barangay Sinipian, Nagkarlan, Laguna, na nagdiriwang ng piyesta. Pero syempre, kahit o piyesta, ay marami pa rin limitation. Hindi pa rin pwedeng kagaya nung dati na maraming bisita at kailangan pa rin na may mga health protocols na susundin. Andun agad. O naku, meron tayong mga kasama sa ating natalakayan. Mukhang kinakailangan agad natin siyang mamaya na tayong magkukwentuhan sa ilang pang mga bagay, lalo na sa mangyayari na presidential debate mamayang gabi, kung saan meron tayong special coverage. Unahin na muna natin dahil baka marami itong nakaschedule pang appointment after ng ating interview. Atin muna ang kakapanayamin ang naging laman po ng mga balita nitong nakaraang ilang araw. Ang chairman ho ng Senate Committee on Electoral Reforms at chairman ng Committee on Economic Affairs, Senator Amy Marcos. Hi ma'am, magandang hapon. Hapon, hindi naman ako super nagmamadali. Slight lang. Maraming salamat. Mami, sabihin mo, engineera na naman ako, ikaw talaga. Ay, naku. Sabi ko nga, kayo ay naging laman ho ng mga balita nitong nakaraang mga araw. Pero ibig sabihin ba niya na hindi kayo busy sa inyong Lenlen Chronicles? Maraming tatanong kung may next season pa. Then, ano ba yung episode na huli, ma'am? Last na ba yun? O may next season pa? Ay, nako, tapos na dun sa I Know What You Did Last Summer 2016. Ayun. Yun yung last eh. Tapos may kasunod pa, Baby M. Ayan na. Ano ibig sabihin ng Baby Marcos? The arrival of Baby M. Anong say mo? Aba. Anong ang daming intriga, diba? Oo nga. Sino si Baby M? Tignan natin kung sino. Basta alam ko, guwapo. Aba, di lalo ho maraming magiging curious at maraming manonood nitong inyong ano ba tawag doon? Hindi naman sa teleserye, tigwa 1 minute lang, mga vlog na kalokohan ni Direk Daryl Yap. Pero alam mo kasi, nag-umpisa niyan, Sel, kalokohan lang yan eh, katuwaan. Tapos pumatok, ngayon nauobliga na kami magtuloy-tuloy. Nape-pressure tuloy. Ano ba yan? Oo, kasi di ba yung content, papaano yung mga susunod na episode. Pero yes! It means marami nag-i-enjoy doon sa inyong mga episode, doon sa content ng mga episode. Oo, marami nag-i-enjoy. Tapos, marami rin napipikon. Hello. May tinatamaan po ba? Nako, bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Ay, nako. At balita ko, yung puppets nyo, mayroon pang bumili. Meron bang... Yeah! Nakakatuwa nga kung bakit in-auction namin eh. For kalokohan. Di ba, puppet si Lenlen? Tapos in-auction. Ewan ko, nakaka-25,000, 30,000 nung nakita ko. May bidding war pa nung say mo. Aba, nagkaroon pa ng potential na business, ha? Pwede... Kaya nga, nakakatuwa eh, di ba? Nako. Anyway, so bukod po dyan, alam kong masigit itong seryoso nyong tinatrabaho ngayon bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms. At recently, nagkaroon nga po kayo ng executive session. So, ma'am, kayo po ba'y nagulat at na-alarma doon sa mga na-reveal sa inyong isinagawang executive session? Well, yes and no. Kasi sa isang banda, ikatlong session na yan tungkol sa iisang topic. Yung re-report ng bulletin ni Art Samaniego na nagkaroon ng hacking sa COMELEC. Two times na, denied to death, both COMELEC and Smartmatic. Sabi na wala nangyari. Dinidead na lahat ng investigasyon. Aba, nagulat naman kami. Nung dumating yung NBI, may affidavit na, may suspect na, may mga search warrant na. Full-on investigation na sila at may persons of interest. Bakit hindi nagsasabi ng totoo yung Smartmatic at COMELEC? Ayan, nagkabukuhan tuloy. So, dito ma'am sa inyong mga nalaman during the executive session,
na-compromise po ba dito yung data ng Smartmatic? Kasi ang sinasabi ng COMELEC, pagdating sa kanila, walang naging problema dahil wala naman daw silang isinishare na anumang information na pagmamayari nila dito sa Smartmatic. Kasi ang kanila naman ng deal with the Smartmatic ay parang bilhin lang yung kanilang makina na gagamitin sa automated election. Pero yung pag-share ng information, wala daw sila isinishare dito sa Smartmatic. Yes, paulit-ulit. Silang ganyan. Yun nga sinasabi nila na hindi naman daw mahalaga yung mga impormasyon at mas lalong hindi galing sa kanila yung mga impormasyon ng Smartmatic. Mm. Pero pag tinignan mo, yung sinumpaang salaysay nung errant employee, yung empleyado na naglabas ng computer, kinikwento naman niya na di-download daw niya dun sa COMELEC Santa Rosa facility. So, ibig sabihin, isang contractual employee na panayang ulit ng Smartmatic na mababa lang ang kanyang security clearance, eh nakakapasok dyan sa Santa Rosa. And he has access to confidential information. Sabi ng COMELEC, pina-downplay nila na lumang information daw yon, yung mga personal data ng botante ng 2016, hindi na daw relevant. Pero nakaka-nervous eh, kasi masyadong in detail, pati tungkol sa commissioner, nandun eh. Very Marites. Ayun ang sinabi nga ho niya, no, ni James Jimenez, sa parang, hindi relevant, parang ang dating Marites lang yung kanya mga ipinopost sa Facebook, parang nang chichismis lang siya ng mga information, mga personal data tungkol let's say sa ilang mga taga COMELEC. So parang hindi yun makakaapekto sa incoming election, parang ganun na ang Yes, that's right. Pero yung mga IT expert, hindi naman tayo expert, ayoko naman magdunung-dunungan. So pinakita natin kina Attorney Ivan Uy, Alex Ramos, Namfrel, PPCRV, sina Attorney Hubert, lahat 'yan. Tinignan nila lahat at ang sabi sa atin na nandyan din, maliban pa sa personal info, meron rin mga username, keys, and passwords ng iba't ibang interface, mga Adobe, Ubuntu, all these things na ginagamit talaga ng Smartmatic sa pinatawag nilang customized software. So, ang sabi ng IT, kung gamitin mo yung mga password na yun, mabubuo mo rin at maipapasok mo yung mga Smartmatic systems. Kasi nandun yung flowchart, may mga process, may mga budget, andun lahat eh. So hindi ito pwedeng baliwalain dahil kung ganun yung nagagawa nitong... At saka nakatakot, nakakapag-download siya doon sa facility, may access siya doon sa facility ng COMELEC Santa Rosa? Yes, that's right. Kaya nga, yung sinasabi, tama naman na technically it's not a hack as we understand it. Kasi wala namang na-hack through the internet or through online the computer. Ang nangyari talaga, binitbit yung... computer ng isang empleyado papalabas. Inilabas niya tapos i-download. Binigyan pa ng remote access ang mga third party na bumili ng informasyon na yon. Ah, so may bayaran nangyari. May bayaran na nangyari. At apparently, this is not the first time na may insidente ganyan because previous to this, yung grupo na XSOS, yung nagpost sa Facebook, binablockmail na daw ang Smartmatic noong pa nagde-demand ng pera para hindi ilabas yung mga impormasyon na nakuha nila. So they've been trying to extort money noong pa. Pero mami, itong nang-extort na ito, dahil lang gusto niyang kumita o may connection siya sa isang kandidato? Yan ang hindi pa natin alam. Kaya hindi pa rin natin maibigay yung mga detalye kasi ongoing pa rin yung investigation ng NBI. Tapos nanawagan nga na tumulong na rin yung CICC, DICT, National Privacy. Magtulong-tulong tayo hanggang matapos ito. At yung Smartmatic naman, konting higpit naman, konting vetting procedure sa mga empleyado nila. Kasi may liability sila kapag nagkataon, ma'am, di ba? Kung meron silang naging pabayaba or kung may negligence on their part, kaya nakocompromise, kumakompromise yung mga ganitong...
Oo, ewan ko. Alam mo, yung mga senador, medyo umiinit na nga yung ulo. Paano dumating yung abogado ng Smartmatic? Puro I don't know ang sagot eh. nakakainis din dahil hindi daw alam. Samantalang yung sinasabi ng DICT, pati ng NBI, there's possible cybercrime involved. Because clearly, this group is a criminal hacking syndicate. Mm-hmm. Ngayon, kung affiliated siya sa politiko o hindi natin alam pa. So ma'am, ito, kung imiembro doon sa criminal hacking syndicate, ito po hindi nga lang ngayon, kundi sa mga previous election, nag-operate na po sila? Yan ang hindi natin alam. Kung sila pa rin yung sinasabi na nag-ooperate dyan, pero yung mga tauhan sa COMELEC, sila-sila pa rin. Mm-hmm. As we know, di ba? Mm-hmm. Yung mga pangalan na kilala na natin. And hopefully, gawan ng paraan ng COMELEC. Kasi hindi lang naman ito ang insidente, itong hacking incident. Mm-hmm. Narinig rin natin, admitido ng COMELEC, 70% ng balota na imprenta na walang nakakakita. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Tapos yung SD cards, na-configure na rin. Mm-hmm. Ang karamihan, wala na naman nakapanood. Correct. Hindi sila nagpapapasok ng tao dahil may COVID daw. Mm-hmm. Sa loob-loob ko, kung COVID talaga at talagang malala yung mga protocols na walang makapasok, bakit tuloy-tuloy sila nag-iimprenta? Mm-hmm. Nako, dapat hininto, kung talagang stricto. Okay. Kung stricto pala sila sa mga observer, pero dito sa mga nakakapag-hack, nagkakaroon ng access. Kaya nga, contractual lang makakapasok, pero kung kandidato ko, political party, NAMFREL, PPCRV, ayaw nila papasukin. Anong klase yun? Pero ma'am, yun yatang pag-imprenta ng balota, pinapayagan ngayon na parang online, naka-live para makita yung pag-imprenta. Tama well, ko? Kasi nga, Sally, dinadahilan nila na COVID. Mm-hmm. O kung COVID, pwede naman mag-live stream, nasanay na tayong lahat sa kaso Zoom ng buhay natin. Ano? Mm-hmm. So, hiningi namin na mag-live stream man lang kung talagang hindi papapasukin. At mula ng Martes, mukhang may live stream na. Pero sa kabila nun, papasukin. Mm-hmm. And in addition, kung talagang 70% pang na-imprenta, ano ba naman mag-random testing o checking dun sa balota? Ano ba itsura nun? Mm-hmm. Di ba? Kailangan naman makita natin mamaya. Fill in the blanks na silang lahat, may boto na silang lahat. Mm-hmm. Ma'am, may ilang mga grupo, yung parang, ewan ko, parang bantay election group. Oo. Ang sabi nila, dapat daw maging transparent dun sa mga napag-usapan, kahit na yun na executive session, mahalaga daw na maisiwalat in public kung ano yung mga ideal sa executive session. That's correct. I'm in full agreement. Kaya nga nag-move kami ni Senate President Soto na isiwalat yung iba. Mm-hmm. Pero palibasa ongoing yung investigation, ayaw naman natin i-compromise yung NBI at yung iba pang nag-iimbestiga. Uh-huh. So, wala mo nang bigayan ng pangalan, wala mo nang pakitaan ng mga papeles at affidavit. Mm-hmm. At baka maalintala naman yung tuloy-tuloy ng mga search warrant at iba pa. Mm-hmm. So, we decided merely to admit that there in fact was a security breach. Hindi hacking technically, pero it poses some kind of danger to our electoral process. Mm-hmm. Pero ma'am, yung sinasabing dating Smartmatic employee na involved sa security breach, hawak na daw po ng NBI? Yes, yun ang pagkaalam namin. Hawak na ng NBI at nag-admit na. At pati yung laptop. Mm-hmm. Yung laptop, hopefully, tama yung sinabi nila, natago na nila. Mm-hmm. At sana, kasi may proseso naman yan, alamin nila kung sino yung other party na pinapadalhan. Mm-hmm. Ng kung ano-anong impormasyon nitong empleyadong to. Mm-hmm. Kasi nandun din kung sino yung pinapadalan, di ba? Ah, nandun ho sa affiliate. Di ba pag nag-email tayo, andun naman yung address nung pinapadalan. Mm-hmm. So hopefully, matrace nila yung mga username, mga password, tao, para matumbok natin yung talagang binentahan o bumibili nitong impormasyon na to. Mm-hmm. At sino yung magbe-benefit o, di ba, makikinabang? That's right. Oo, kailangan sino makikinabang, sinong pasimuno nito. Because we are not sure if this employee was planted there from the start or was he bribed later on. Mm-hmm. I'm not sure, no? It's not at all clear.
So, doon sa kanya affidavit, wala siyang admission, ma'am. Wala siyang kung sino nag-utos sa kanya. Kanino niya ito po nga pinadala na, ma'am? Ongoing pa. Yan ang inaalam sa ngayon. So, we need to get the NBI to do their work and make sure that they share the information with the other investigating agencies para malaman natin lahat. Mm. At ang importante dito, yung media at ang taong bayan, nakabantay. Mm-hmm. So, alam ng COMELEC at ng Smartmatic, lahat tayo nakatutok. Hanggang mm-hmm. May 9, walang tulugan to. Mm-hmm. So, ma'am, kung sinasabi niya na binayaran, binanggit niya ba magkano binayad sa kanya? Ewan ko, may banggit doon at may sinasabi rin na inaakit siya kasi bibigyan daw siya ng training. So, mm-hmm. parang ganun, so far, ang naiintindihan natin. Okay. So, meron din panawagan, ma'am, na kayo daw po ay mag-inhibit sa investigation out of delikadesa kasi nga daw parang connected kayo sa isang presidential candidate. Would you like to comment on that, ma'am? Well, actually, no comment naman. Pero pinag-uusapan naman namin sa committee. Makikita mo naman yung apat na nag-attend, ano, nung huli. Iba-iba naman kandidato namin. Uh-huh. At si Senate President Soto, iba rin yung team niya. Ganon din si Coco Pimentel. At alam naman natin, sino mang kandidato ayaw ng Smart Magic. Everybody wants mm-hmm. clean and fair elections. Mm-hmm. So, palagay ko, importante na talagang tumbukin to. Oo, kasi kapag hindi, baka ma-question na naman yung integrity, credibility na magiging resulta ng election kapag... Yun na nga. Mm-hmm. That's right. At napakahirap ng protesta. Malalim mga hugot namin dyan. Oo, laking gastos pa dyan. Yes. At sama na loob, ang tagal-tagal. Nako, talaga napakahirap niyan. So, ma'am, ito, sabi nga ni Senator Coco yata, hindi dapat tantanan yung investigasyon hanggat hindi na-address itong nakikita na mga questionable sa nangyari yes, nga right. Parang security breach at saka mga questionable sa preparation ng COMELEC. So, kayo po bilang chairman ng Committee on Electoral Reforms, dahil May 9 pa naman ng election, hanggat may panahon, gagawan nyo ng paraan na ito'y maimbestigahan at ma-address itong mga nakikita nyong concern. Yes, that's correct. At meron pa kaming plano na patawagin yung empleyado in the event that that will help. Or paunahin na muna yung NBI, marami tayong pwedeng gawin pa. Ngunit, kung tutuusin, 51 days na lang hanggang eleksyon. Kaya't nananawagan ako talaga sa media at saka sa publiko, sa lahat ng political parties, pati lahat ng poll watch bodies, tutukan natin to, hindi biro-biro. Mm-hmm. Mahirap talaga kapag... nagbabantay, mas lalong mahirap pag nagkaroon ng pandaraya. Mm. Ma'am, yung bang dating Smartmatic employee na nasa custody ng NBI, ano po ito? Bata pa? Mukha, hindi ko alam. Ano? Wala pa kaming detalye, but basically, it's not a very high-level employee at saka contractual lang ang kanyang ginagampanan. So, kung tutuusin, bakit siya nakakuha ng 100 megabytes ng impormasyon, sa katutak, sa bundok ng impormasyon para sa isang mababang empleyado na hindi naman organic sa isang organisasyon. Mm-hmm. So yun, kailan po ang next hearing? Wala pa siya. Hindi pa kasi kailangan kong gawan ng report ang nangyari sa executive session at didesisyonan ng grupo kung ano ang next steps. Mm-hmm. Kasi kahit si Senate President Soto, sabi nga talagang dapat magkaroon pa ng another hearing about this issue tungkol sa security breach. Yes, that's right. Kasi ngayon lang sila nagsabi na may nangyari pala. In fact, marami pa pala nangyari. Mm-hmm. Dati kasi sinasabi na wala. Puro kasinungalingan, nagpapasikat ang media. Mm-hmm. Yung pala, meron talaga. Mm-hmm. O mama, iba naman ako ng issue dahil kayo bilang chairman ng Senate Committee on Economic Affairs. Alam naman natin na tayo nga medyo nakahinga ng konti sa COVID, pero ito naman ang ating kinakaharap, itong problema sa napakataas na presyon nilangis. At marami ang nananawagan na sana isuspend muna yung excise tax sa langis dahil ito automatic makakapagpababa sa presyo ng produktong petrolyo.
Pero recently, nag-decide po ang Pangulo alinsunod sa mga advice sa economic managers na hindi po pwede na isuspend. Sa halip, magbigay na lang 200 peso na ayuda sa mga poorest family. Bukod pa dun sa fuel, bukod pa dun ito sa fuel subsidy na binibigay ho sa transport sector at sa agricultural sector. Kayo po, ma'am, mukhang conforming naman kayo doon sa decision po ng Pangulo na huwag isuspend ang excise tax. Well, sa tingin ko kasi, mahirap yung sinasabing tinkering with the tax structure. Mm-hmm. At kailangan pag-isipan maigi itong tax structure natin kasi magkakaloko-loko. Parang budget yan talaga ng pamilya pag sikip ka ng sinturon at hindi bibili ng gasolina, hindi ka naman kakain ngayon, di ba? Bawas rin sa kuan, sa pagkain. Mm-hmm. Eh, dapat decisionan mo which one will go first. Apparently, with the excise taxes, ang mawawala sa pamahalan, mm-hmm. eh, nasa 116, 112 billion. Saksakan ng laki. Baka naman wala tayong pambili ng gamot. Wala naman tayong pambili ng bigas. Mm-hmm. Parang nagbabudget ka talaga sa bahay niya na magbidesisyon ka. Mm-hmm. Parang mas madali pa kung ano yung pera mo na hawak mo, mm-hmm. yun ay pamudmud mo. So, magbibigay tayo ng ayuda. Pero sana laki yan naman. Grabe naman yung 200 pesos. Ano? Parang wala lang. Kasi 6 pesos lang pala yun, ma'am, a day. Kung i-divide mo into 30 days yung 200 pesos. Yeah, that's correct. Eh, napakaliit nun. Eh, mabuti na sa wala. Pero ganun pa man, dapat tuloy-tuloy yung paghahanap ng pera. Mm-hmm. Pero in the meantime, I think we should look at other things. May sinasabi si Congressman Salceda sa House na mm-hmm. i-unbundle ng fuel prices. Matagal na namin sinasabi yan. Dapat talaga i-unbundle yan. At dapat siguro makisuyo tayo sa iba't iba pang bansa para may source tayo ng petrolyo. Uh-huh. At higit sa lahat, balikan natin si Asyong Asaya. Alala ba ninyo yun, si Asyong Asaya? Eh, kasi, di ba, alam na natin yan, yung dekada 70, dalawang oil price shock ang nangyari sa atin. Mm-hmm. Nagka-programa yung gobyerno for conservation. Mm-hmm. So, I think there's room there, lalo na sa malalaking bahay, yung mm-hmm. mayayaman, hello. Mm-hmm. Dapat siguro konting hinay-hinay sa second car, third car, wag haharurot, dahan-dahan lamang, at wag magpapatakbo ng todo-todo. Tulong-tulong tayong lahat. Mm-hmm. So, magtipid, huwag mag-aksaya ng gasolina. So, ang pa... Yes, ng gasolina at ng kuryente, di ba? Okay. Kasi kung minsan talagang hindi man natin ina-unplug yung computer, kahit mm-hmm. hindi na nag-ginagamit, mm-hmm. hindi pa ino-off yung television. Mm-hmm. Ayun, tapos yung ating mga 19 kopong-kopong na... ventilador at saka aircon at yung mga refs na hindi sinasarang maigi. Halatang halata ba? Ito yung trabaho ko araw-araw. Oh, Diyos ba? Itong ginagawa ko everyday, ano? Nangungulit, makilang Ilocano eh. Pero ma'am, dapat yung concerned government agency magkaroon ng ganung information campaign para sa pagtitipid. Yung sabi nyo nga, huwag maging asyong aksaya sa panahon. Oo, oo. Wag na wag maging asyong asaya, lalong-lalo na yung mga may kaya. Kasi alam natin, kaya nila yung gasolina. Pero wag tayo mauwi dun sa mga queue for yung mahaba-habang pila para mag-rasyon ng gasolina. Wag na tayong babalik sa ganun, malupit yun. Mm-hmm. So, ang ilang recommendation, magpatupad muna ng 4-day work week para makabawas. I think that's an option. That's a real option. Actually, yung 4-day work week, okay lang yun. Pero mas maganda nga ngayon, may remote na eh. Mm-hmm. Kaya nga, gitla rin ako dun sa sinasabi na bawal yung work from home or work mm-hmm. from anywhere ng BPO at iba pang kumpanya. Talagang maraming masasaktan yan sa BPO dahil yung mga empleyado nila hindi na nagsisibalikan. Mm-hmm. At mahihirapan talaga na magbukas ulit kung oobligahin yung empleyadong pumasok. So, bakit hindi mag-work from home? Mm-hmm. Hindi ko naman sinasabi 100%, ano? Mm-hmm. Pero at least, makakatipid tayo sa gasolina, makakatipid sa kuryente, at sa bahay-bahay na lang sila mag-ooperate. Eh, kasi mamang katwiran yata ng ilang mga nasa business sector. Kaya gusto nila
wag nang mag-work from home, lalo na yung mga nasa BPO, eh para naman, kumbaga, sumigla yung negosyo ng mga small and medium enterprises. Siyempre, yung mga taga-BPO, oh, mahilig magkape, mahilig gumili. That's correct. Yeah, alam naman natin yun, na talagang magkakahilig talaga umikot sa mga convenience store, nabubuhay yung mga tricycle sa gabi, nabubuhay yung mga iba't ibang lugar. Pero, ibalanse natin, kasi itong mga BPO na to, nagtatrabaho rin naman sa bahay at nagpapagrab naman at food panda ng mga pagkain nila. So, nakikinabang pa rin. Kesa tuluyang magsara yung BPO kasi ayaw na magsibalikan ng mga empleyado kung hindi rin work from home. Balanse lang tayo. Balanse lang lagi. Yun ang problema natin eh. Kung minsan madrama tayo, gusto natin eh, sarahan lahat ng work from home, pagbawal lahat. Huwag naman. Tama lang. Siguro ilang araw sa isang linggo, work from home, ilang araw, hindi, depende sa industriya. Pag-usapan ng maayos at medyo nuanced approach. Himayin natin sa bawat industriya kung alin ang pwedeng work from home, alin ang hindi. Pero huwag natin na ipagbawal ng basta o kaya obligahin para lamang kumita yung mga developer, mga may-ari ng building, mga convenience store. Kasi kumikita rin naman sila kahit yung mga BPO employees ay nasa bahay. Pero ma'am, dahil nga syempre alam naman natin na may impact sa presyo ng mga bilihin kapag tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Marami nang gustong magtaas ng presyo ng gatas, sa iba pa. At alam natin, marami nang tumaas din. So, na presyo ng mga bilihin. Kung magpapatuloy ito, ang panawagan naman ng labor sector, sana daw magtaas na ng minimum wage. Sa tingin nyo, it's about time na rin na magkaroon ng adjustment? O sa tingin nyo, hindi kakayanin na lalo na ng mga small and medium enterprises sa panahon na ito ang magdagdag sa sahod sa mga empleyado? Yes, malaking bagay talaga itong minimum wage at alam natin na hindi pwedeng uniform yan. Hindi pare-pareho ang cost of living sa Metro Manila at sa mga probinsya. So hindi pwedeng iisa, kailangan talaga himayin ng maigi. Pero yung katotohanan, matapos ang 2 taon na hindi kumikita ang mga MSME, hirap talaga no matter what you do. So ang tingin ko, unang-una, maghanap talaga ang gobyerno ng pantulong sa lahat, maliban pa doon, we have to find a way to drive food prices down. Ang laking bagay kasi ang mahal-mahal ng pagkain, napapansin siguro ninyo, maliban pa sa gasolina, ayan, yung grocery, ang laki-laki talaga ng gasto sa pagkain at kung ihambing natin sa Malaysian, sa Thailand, sa lahat ng kapitbahay natin, doble o triple pa yung gastos natin sa karne, sa gulay, at sa iba pang bilihin. So, I think in addition to these subsidies at saka yung para-paraan kung paano magkaroon ng ayuda, ang malaking bagay ay ibagsak ang presyo ng pagkain. Kakayanin natin yan. Dati may mga kadiwa, may Nutriban, may kung ano-ano. Abay, buhayin natin yung pupwede pa. Ang isa sa mga siguro susi dyan, ma'am, eh palakasin natin yung production ng pagkain. Kung maraming supply ng pagkain, may iwasan ng pagtaas. Tama po. Pero kung tutusin, talaga naman na, what do you call this, may production kung sa production lamang. Ngayon, nag-import ng isda. Ang totoo, blockbuster ngayon ang isda na tilapia at bangus. Walang alang galunggong. Yun talaga, medyo kulang. Pero, kung pipiliin naman natin na dapat maging wise buyer din tayo, yung tilapia sa ibang lugar, 40, 50 per kilo, tapos yung bangus, ang daing-daing bangus sa Pangasinan, di mabenta. So I think these are the things we have to balance it out. Kung pipilitin na galunggong, talagang imported ang ending yan, puro frozen pa. Ganon din naman dun sa baboy, talagang bumper crop sa Jensan, sa Cotabato, nakikita natin, naririnig natin, sa Cagayan de Oro, kay dami-daming baboy, hindi naman mapadala dito sa Maynila kasi ang gastos-gastos ng transportation. So bakit hindi na lang tulungan ng gobyerno i-transport yung galing Mindanao at Visayas at makain dito sa Manila sa mas mababang halaga? Eto nga, sabi nila, pag nag-import na, bababa yung presyo. Pero sa tingin ko, hindi pa naman bumababa ng significant. So ma'am,
kayo ba sa inyong committee, as chairman ng Committee on Economic Affairs, meron ba kayong computation magkano na ang dapat talaga na minimum wage ng mga manggagawa sa panahon nito, particular sa Metro Manila? Ay, hindi ko matatansya yan eh. Kasi kung bibilangin mo, lulo mo talaga na sobrang laki, di ba? Pag in-input mo lahat. Uh-huh. Sa totoo lang, ako'y nabibigla sa mga amounts na napipilitang gastusin ng ating tao. At dahil dito, talagang pag-aralan ng maigi. Sabihin na mas mahal yung Maynila, mm-hmm. mas mahal pa rin. Mahal pa rin kahit sa mga probinsya. Kasi may mga suggestion, 1,000 na daw gawin ang daily minimum, ay yung parang ganun, minimum wage. Pero sa yes, there are lots of suggestions and in many cases they're correct. Kaya lang, saan kukunin? Mm-hmm. Kaya mahirap magsalita tungkol sa numbers eh. Mm-hmm. Kasi pag bibilangin natin, talagang hindi sapat. Pero anong mas maganda? Legislated wage hike o ipaubaya pa rin po sa Regional Wage Board? Hello? Ma'am, anong maganda? Ipaubaya sa Regional Wage Board or gawin ng legislated ang wage hike? Sa palagay ko, mas madali yung dating sistema na sa Regional Wage Board kasi iba-iba naman yon. At saka mas flexible sila, higit sa lahat, mas mabilis sila. Kasi yung legislated, nako, dalawang houses of Congress, alam naman natin kung gano'ng katagal lahat yan. Mm-hmm. Ayan, panguli at tapos, bandang huli, ma-FLR rin lang, di ba, kung minsan. Mm-hmm. So, ma'am, panghuling issue na lang, mamaya ho, ang presidential debate na inorganize ho ng COMELEC. So, ang information, hindi ho dadalo ang inyong kapatid ng Senator Bongbong Marcos? Eh, ang totoo, hindi pa kami nag-uusap. Ang balita nga, hindi daw siya pupunta at tignan natin kung anong kalalabsan. Pero yun, sinabi ko pa rin na pwede naman siguro pumunta. Kahit hindi lahat, at least magpakita. Oh, kasi tatlo yun, ma'am eh. May first part, third, parang tatlong debate yun. Yung debate mamaya, ang pag-uusapan ho tungkol dito sa pandemya, yung impact nitong COVID-19 na pandemic and at the same time about the economy. So sa tingin nyo, kahit man lang isa doon, dumalo sana ang inyong kapatid? Tignan natin kasi at the end of the day, ate lang ako, super ate nga at pwede natin pagsabihan pero decision pa rin niya kung importante sa kanila kasi marami rin nagsasabi na hindi naman masyadong mahalaga. Pero sa akin, sa tingin ko, maganda naman lumabas siya kasi yung mga tao sabik din na makinig sa lahat ng ating mga kandidato. Mm-hmm. So sa ganun, yung parang opportunity na mailatag niya yung kanyang mga programa. Yes, that's right. Mm-hmm. Naku ma'am, alam ko medyo inabala kita at ikaw ay busy ngayon. So maraming salamat po sa pagkakataon na kayo makapanayama dito sa programang Usapang Senado. Okay, maraming salamat Shelly at magandang hapon po sa inyong lahat. Happy weekend, happy Saturday. Yan po mga kaibigan, Senator Aimee Marcos, isa po sa bagamat walang session. Patuloy po yung pagkakandak ng public hearing ng kanyang committee sa ilang mga usapin tulad na nga po nitong issue sa sinasabi nga na ilang kawalan ng transparency daw sa preparation ng COMELEC para sa nalalapit na election at nadagdag pa po itong lumitaw sa kanilang executive session na nagkaroon ng security breach sa operation ng Smartmatica. Usapang Senado. Usapang Senado, kasama si Shelly Ortega Bueno. Balik tayo sa ating programang Usapang Senado ngayong araw na ito ng Sabado, March 19, 2022. Nabanggit nga ho natin, nire-remind natin ang ating mga listeners na mamaya hong gabi ang tinatawag na Pilipinas Debate 2022. Kung saan ito po yung presidential debate na inorganisa ho ng Commission on Elections at magkakaroon ho ng special coverage ang DWIC 882 Aliu Broadcasting Corporation. The turning point ngayong Sabado at Linggo simula mamayang alas 7 ho ng gabi kasi bukas naman to yung mga vice presidential candidate. Makisa sa pagkilatis ng mga karapat dapat mamuno sa ating bansa at magpasya sa Mayo 9 ayon sa dikta na ating konsyensya kung sino ang dapat maging susunod
susunod na leader at ikalawang o pangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Katuwang po ang COMELEC, Vote Pilipinas, Home Radio 979 at CNN Philippines, tumutok sa pinaka-komprehensibong debate na mapapakinggan din sa aming pong mga kapatid na himpila ng DWIZ, himpilang may todong lakas ang DWIZ Dagupan at DWIZ Palawan, gayon din mga home radio stations sa Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan, General Santos City at Legazpi. Makasama natin sa coverage ang mga batikang anchor na sina Conrad Banal. Mamaya po si Conrad Banal. Bukas naman ho si Senyor Ray Pacheco. At hindi na mga reporters, kasama po ang lingkod, Sally Ortega Bueno, si Jopel Peleño, bukas siya nakasign, at si Tina Nolasco. Ngayong araw na ito sa presidential debate, ang magkukover ho ako at saka si Tina Nolasco. Live ring mapapanood ho ang Pilipinas Debate 2022, The Turning Point, sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. So, antabayanan niyo po yan, no? Maganda ho na itong mga debate inyo ho mapanood para makilatis ninyo yung mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Makita nyo, ano ba yung kanilang mga plataforma de gobyerno? At kilatisin nyo din kung yung kanilang mga plataforma de gobyerno ay doable ba yon? Kaya ba yon o panay pangako lang? Kasi di ba tayo, parang ang mga botante sawana sa mga puro pangako ng mga kandidato, ang dami nilang magagandang pinapangako kapag kampanya, pero kapag naupo na, minsan, yung kanilang pangako, nauunsyami at hindi ho nangyayari. So, yun ho, bukod sa inyong kilatisin yung kanilang mga platforma ng gobyerno, tingnan niyo po kung ito ba ay doable. Kaya ba ito? Pambubola lang ba ito? O hanggang pangako lang ito? Kasi di ba, madaling mangako ang tanong, kaya bang ipatupad? Doable ba yung kanila mga programa? So, maganda ho na pakinggan ninyo nang sa gayon malaman natin sino sa mga kandidato ang may mga konkreto na mga programa, hindi yung mga motherhood statement na re-resolbahin natin, pero wala namang may pakitang programa, paano niya re-resolbahin? Ano yung mga specific na hakbang na kanila hong gagawin? So yan, inyong antabayanan mamaya, 7 o'clock, ilalive ho yan ng buo, mapapakinggan nyo ng buo dito sa ating himpilang DWIZ, at ganyan sa ating mga provincial station at home radio station, at yan po ay mapapanood nyo rin po sa ating mga platform, no? Yung mga social media ho natin, mapapanood at mapapakinggan ho yan. So marami ho kayong pwedeng gamitin para kung nasaan man kayo, kung ano yung available sa inyo, yun ho ang inyong pakinggan. Samantala, meron na ho tayong 43 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Alam niyo po, this week, ang isa sa mga naging issue, no, ay yung ikinadismaya ni na Senator Pia Cayetano ang hindi pag-endorso nito hong patapa dito kay EJ Obiena para makalahok siya sa ilang mga international competition. So ito ho ay kinadismaya ni Senator Pia Cayetano, kaya ho siya ay nag-motion sa chairman ng Senate Committee on Sports na Senator Christopher Bongo na sana daw ay pa-cite in contempt lahat ho ng patapa directors. So bilang tugon ni Senator Bongo, ang sabi niya, ang actionan daw niya yung, kumbaga ang sabi niya, in fairness naman daw, padadalhan muna niya ang magiging action ho ng Senate Committee on Sports na pinumunuan ni Senator Christopher Bongo, ay padadalhan niya ng Shoko's Order ang Board of Directors ng Patapa para pagpaliwanagin. Kasi may motion na sila i-cite in contempt, anong magiging sagot or depensa ng mga taga-Patapa para wag silang i-contempt? So yun, padadala ng Shoko's Order at magkakaroon daw sila ng panibagong pagdinig para desisyonan kung ano ang mga susunod nilang hakbang. So usapin sa pagitan nga nitong parang walang katapusan ano, na issue sa pagitan ho ng Patapa at ni Paul Volter EJ Obiena. So tiniyak din ni Senator Go na determinado siyang tumulong na ma-resolve sa patas na paraan ang issue at maprotect ang kapakanan ng mga atleta. Kaya ho nanawagan ng ganun Senator Pia na i-cite in contempt ang Patapa board members, dahil nag-file pa ito ng arbitration case, samantalang may ongoing mediation proceedings. Yung ongoing mediation proceedings, yun ho yung nagpagsunduan ng mga senador
doon sa kanilang hearing na pumayag naman ho yung mga taga-Patafa at maging yung taga PSC, Philippine Sports Commission, bilang mediator. Samantala, sinabi po nitong senatorial candidate na si Monsur Del Rosario na madali para sa atin ang maging emotional sa tuwing nakaririnig tayo ng kwento tukol sa hindi magandang sinapit ng isang atleta. Ngunit sa kaso daw ng Patafa at ni EJ Obiena, makabubuting kontrolin muna ang mga emosyon at hayaang manaig ang tamang proseso. Marami daw kasing aspeto ang isyong ito na kailangan maunawaan ng publiko at hindi ito dapat mabahira ng emosyonal na opinyon ng iilan lamang. At ayon pa kay Monsur Del Rosario, ang suspension order na ipinapataw ng Philippine Olympic Committee sa Patapa kasama na ang mga pahayag ni POC President Abraham Bumble Tolentino ay hindi makatarungan at pawang agresibo. Kasalukuyan na mamagitan bilang mediator nga po ang Philippine Sports Commission sa dalawang panig at naniniwala si Del Rosario na mas makabubuti kung lahat ng partido ay lumahok dito, tapusin ang pribadong proseso ng pag-uusap bago sila gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon at magbigay ng pahayag sa publiko. Bilang isang atleta at sports leader, sinabi ni Del Rosario na nakikisimpatsya kay EJ Obiena. Totoo niya masakit na makitang lumipad ang lahat ng iyong pangarap at pag-asa nang dahil lamang sa isang issue, ngunit hindi daw sapat na dahilan ang mga pangyayaring ito para ipabagsak ang buong Patafa. O yan po, at alamin natin na magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Pakitawagan yung pag-asa, alamin natin yung magiging lagay ho ng panahon. Samantala, kaugnay naman po nitong mga panawagan, di ba, na sana ilagay na lang sa alert level 0 ang Metro Manila. Dahil nga sa bumababa naman ang kaso ng COVID. Pero narinig ko kanina, parang medyo may pagtaas ng konti sa lungsod ng Maynila itong kaso ng COVID. Tapos meron pang banta ng bagong variant, pero hopefully hindi naman po yun na pumasok dito sa ating bansa. Anyway, doon ho sa panawagan na pagtanggal na ng face mask sa alert level 0, sinabi ho ni dating Senator Loren Ligarda na delikado pa rin at umaasa si Ligarda na masusing pag-aaralan at titimbangin ng mga health experts at pandemic managers ng gobyerno ang posibleng pagtanggal na ng paggamit na ng face mask sa ilalim ng alert level 0. Ginawa ni Ligarda ang payag kasunod ng anunsyo ni Health Secretary Francisco Duque na pinag-uusapan na ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang panibagong guidelines kung saan isa sa ilalim na sa alert level 0 ang buong bansa. Nangangahulugang ito na alisin na lahat ng basic health protocol sa buong Pilipinas na posibleng maging mapanganib sa mga Pilipino. Sinabi ni Ligarda na huwag munang madaliin ang gobyerno na ibaba sa alert level 0 ang buong bansa dahil maaaring magkaroon pa rin ng hawahan o pagkalat ng virus, lalo pa kung tatanggalin na ang paggamit ng face mask. Patuloy na paalala ni Ligarda na sumunod sa minimum health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, mag-alcohol at personal hygiene. Samantala, humingi muna tayo ng update sa lagay ng panahon. Napakalinsangan na ngayon. Ramdam na natin ang pagpasok ng summer o itong tag-init o tag-tuyo. So alamin natin ang lagay pa ng panahon kung wala na ba talaga ang amihan mula kay Sheila Reyes ng Pag-asa. Magandang hapon, Sheila. Yes po, magandang hapon po sa inyo at rin po sa ating mga tagapakinig. At tama po kayo dyan, start na po ng tag-init. At easterlies na po ang umiiral sa malaking bahagi po sa ating bansa, particular na po sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands, habang dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay makaranas po ng magandang panahon, magiging mainit at malinsangan po sa umaga at lang mga isolated na mga pag-ulan or mga thunderstorms sa dakong hapon or gabi. So dito po sa Metro Manila, inasahan pa rin po natin na sa susunod po na dalawang araw or tatlong araw ay inaasahan pa rin po natin na magiging mainit pa rin po ang panahon at sa ngayon po posibleng umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Mm-hmm. At wala naman po tayong binabatan ngayong sama ng panahon or low pressure area na maaari pong makapekto sa ating bansa. Sheila? Yes po. Kagabi, bigla na lang kami nagulat. Although ang init ng panahon kagabi, hindi ko na nararamdaman yung lamig. Talagang pinagpapawisan ka na, humid. Biglang bumuo
sa malakas na ulan. Sa may area ng Makati, ewan ko kung buong Metro Manila yan. So, may thunderstorm pa rin, pero sa susunod na mga araw, wala nang ganoon? So, ngayon po, inaasahan po natin, lalong-lalo na po, na easterlies po yung nakaka-apekto po sa may sa atin po. So, inaasahan po natin na yung pattern po ng weather, no, magiging mainit po sa umaga, tapos sa hapon po, possible ang mga isolated na mga pag-ulan, kagaya po nangyari kahapon. Mm-hmm. So usually po nangyayari po yung tinatawag nating thunderstorm, lalong-lalo na po sa dakong hapon or gabi. Pero panandalian lamang po na pag-ulan yung mararanasan po natin. And then nung last week, di ba, naging talagang maulan, hindi lang dito sa Metro Manila, kasi nung umuwi kami na ng Laguna, maulan din ng Sabado, Linggo, Lunes, para maulan. Mm-hmm. So yung mga nangyaring pag-ulan na yon, nakatulong ba yon para medyo madagdagan yung tubig sa angat dam? So ngayon po kasi yung last week po, so yung mga pag-ulan po natin is concentrated lang po sa eastern section po ng Southern Luzon. Uh-huh. So pag nagkataon po na meron po tayong thunderstorm sa mismong lugar po ng Angat Dam, so possible po na pwedeng magdagdag po yun ng level ng tubig sa dam po. Pero sa ngayon po, yun po, dahil nasa tag-init na po tayo, less likely po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa western part. Yung easterlies po kasi, usually po nakakatanggap ng mga pag-ulan ay nasa eastern part po ng ating bansa. So pag nagkataon po na may thunderstorm sa Angat Dam, yun po makakatulong po ito para at least madagdagan po yung level ng water po sa dam. Pero ngayon, Sheila, start pa lang ng summer. So, ibig sabihin, mas titindi ba pa yung init na ating mararamdaman pagsapit ng Abril hanggang Mayo sa araw ng eleksyon? Mas tataas pa yung temperatura? So, hindi po natin inalis yung posibilidad, no, na posible pa pong tumaas yung maximum temperature po natin or yung forecast na maximum temperature po natin. So far po, kung dito po sa Metro Manila, usually po, pag mga April or May, nasa posibleng umabot po talaga sa 34 degrees Celsius yung maximum temperature po natin. Habang yung nasa Northern Luzon po, lalong-lalo na po yung sa Tugigaraw. Mm-hmm. So, usually po, umabot po sila ng maximum of 35 degrees Celsius po. Ah, bihira naman na umabot sa 40. Ay, kung dito po sa Metro, bihira po. Okay. Mm-hmm. So, ingat-ingat para kaiwas sa heat stroke yung ating mga kabayan dahil nga tag-init na o tag-araw. Mm-hmm. Yes po. So, at advice din po, no, sa ating mga kababayan na iwasan po yung paglabas around 12 to 3 p.m. po kasi yun po yung time na nakakapagtala po tayo ng mainit po talaga na temperatura. Mm-hmm. Naku, maraming salamat, Sheila. Maraming salamat din po. Yan po mga kaibigan, si Sheila Reyes ng Pag-asa. Oras na natin 7 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Samantala, meron ditong statement, itong si Senator Win Gatchalian, by sinusulong pala niya ng pagkakaroon ng oversight review dito sa Enhanced Basic Education Act of 2013. O ito yung tinatawag natin na K-12 law. Eh, maganda nga naman, no? Dahil isa yun sa mga oversight function ng Kongreso na magkaroon ng pagripaso dun sa kanilang mga ipinasang batas kung maayos ba yung implementation. Ayon po dito sa Senador, maraming hamong kinakaharap ang pagpatupad sa programang K-12. Kabilang na rito ang pagkakaroon ng congested o masikip na sa curriculum at kakulangan sa preparation para sa mga guro, pahayag ng mga eksperto ang congested curriculum kung sa requirement ang maraming mga competencies ay nagiging hadlang sa pagkakaroon ng sapat na oras sa pagtuturo pati na rin sa mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral. Kung nga naman sobrang siksik ano yung mga curriculum, bukod sa hirap yung mga teachers, baka yung mga bata hindi rin maging ganun ka-effective yung pag-unawa nila kung parang overloaded na sila sa tinuturo sa kanila. Matatanda ang batay sa mga naging resulta ng 2018 Program for International Student Assessment o yung PISA, ang Pilipinas po nakakuha ng pinakamababang marka sa reading o pagbasa, pangalawang pinakamababa naman ang Pilipinas. Pagdating ho sa science at mathematics, halos 80
siyam na bansa ang lumahok sa naturang pagsusuri. Naging hamon din po ang kahandaan ng mga guro sa pagpatupad ng mga policy tulad ng mother tongue-based multilingual education. At ayon sa isang pag-aaral na ginawa ho ng Philippine Institute for Development Studies noong 2019, ilan sa mga naging hamon po sa pagpatupad ng mother tongue-based multilingual education ay ito hong sinasabi nga na ang kakulangan sa paghahanda ng mga guro at mga paaralan, pati na rin ang kakulangan sa mga learning materials at mga textbooks. Ayon pa ho kay Gatchalian, dapat din pag-aralan ang kahandaan ng mga senior high school graduates pagdating sa employment, lalo na't layunin ng programang K-12 na paigtingin ang kanilang kahandaan sa trabaho at pagninegosyo. So yun ay isa po ho magandang malaman dun sa mga nakagraduate na sa K-12. Ano ba nangyari? Meron ba sa kanila naging empleyado na, nakapasok na ng trabaho? Kasi objective niyan, 'di ba? Kahit hindi ka makapag aral sa kolehiyo, at least kung K-12 graduate ka, parang dapat ay meron ka ng skills at meron ka ng sapat na kaalaman na pwede ka nang humanap ng trabaho kahit hindi ka na magkolehiyo. So yun ay sa mga dapat sigurong suriin, i-evaluate kapag nagsagawa nga ng oversight review ang Kongreso pagdating ho dito sa implementation ng K-12. Kung ano na ba yung naging resulta nung mga nag-graduate sa K-12, talaga bang handa na sila na magtrabaho kahit na hindi ho makapasok sa college. Ayon kasi sa isang pag-aaral ng PIDS, batay sa 8 quarters ng labor force survey noong July 2018 hanggang April 2020, mahigit 20% lamang ng mga senior high school graduates ang pumasok sa labor force at 70% lang ang pumasok sa kolehiyo. So at least meron pala about 20% ng mga senior high school graduates ang nakapasok na sa trabaho. At ayon din sa isang pag-aaral pa rin ng PIDS noong 2018, hindi kumpiyansa ang mga mag-aaral na makakakuha sila ng trabaho kahit nakatapos ng senior high school. Kahit para sa mga nakapasa ng National Certification Assessment sa ilalim ng Technical Vocational Livelihood Strand, naniniwala silang mas gusto ng mga kumpanya ang mga nagtapos ng kolehiyo. So kaya ayon kay Gatchalian, patuloy na susuriin ang mga naging kakulangan sa K-12 program para matiyak na abot na ang naabot, na-achieve kung ano man yung layunin ng batas na makapaghatid nga po ng dekalidad na edukasyon. Maliban sa pagsusuri sa K-12 program, patuloy na isusulong ng mga reforma upang matiyak na hindi na pag-iwanan po ang ating mga mag-aaral pagdating sa kalidad ng edukasyon tungo sa maayos na trabaho. Studies assessment na parang medyo bumaba yung kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Paano? Dahil mga naging online learning, iba pa rin po yung face-to-face, mas, di ba, wala mga social interaction. So parang kahit papano, meron din yung impact doon sa kalidad ng edukasyon na naibibigay ho sa mga mag-aaral. Batiin lang natin itong si Marlin Pepito Memeluto. Sabi niya, magandang hapon po, Ma'am Sally. God bless. Mabuhay kayo, watching from Tondo. And then, hello din po sa mga nag-comment dito. Sabi ni Florante kanina, thanks Senator Amy sa pagbubuking mo ng mga kalokohan sa COMELEC at Smartmatic. Si Alona Arrogancia, meron din siyang BBM Sarah Unity M Tunay. Patuloy ang pagbabago. Malinis na serbisyo, walang bisyo, serbisyong totoo, walang dinaya. And then Adiol Cariaga, meron din siya. And then itong si Delegacion de la Cruz. So sabi niya, palitan niyang nagbabantay kapag tulog ka, si sino yun? Hindi ko maintindihan itong mensahe ho ng isa nating nakikinig at nanonood ho via Facebook Live. Bago ho tayo magpaalam, ulitin ho natin, magkakaroon ho ng special coverage. Samahan niyo po ang DWIC 882 Aliu Broadcasting Corporation sa paghatid sa inyo ng mga kaganapan sa Pili
Pinas Debate 2022 na turning point ngayong Sabado at Linggo, simula mamaya pong alas 7 ng gabi. Makikisa sa pagkilatis ng mga karapat-dapat mamuno sa ating bansa at magpasya sa Mayo 9 ayon sa dikta na ating konsyensya kung sino po ang dapat na maging susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa. Katuwang ang COMELEC, Vote Pilipinas, Home Radio 979 at CNN Philippines tumutok sa pinaka-komprehensibong debate na mapapakinggan din sa aming pong mga kapatid na himpilan ng DWIZ, himpilang may todong lakas, ang DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, gayon din sa mga home radio stations sa Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan, General Santos City, at Legazpi. Makasama natin sa coverage ang mga batikang anchors na sina Conrad Banal. Mamaya po si Conrad Banal. Bukas naman si Senyor Ray Pacheco at ganyan din po ang mga reporters na inyong lingkod, Celly Ortega Bueno, si Jopal Peleño bukas siya, at Tina Nolasco. Si Tina naka-assign ngayon sa coverage hanggang bukas. So, congrats Tina. Dalawang araw ka magko-cover ng debate. At live ring mapapanood ang Pilipinas Debate 2022, The Turning Point, sa aming pong Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. Bye-bye time! Salamat sa ating mga nakaagampay sa technical side, ating mga PA, mga magagandang PA, mga batang-bata, at ganyan din sa mga nasa social media department sa pangungunan nila Jam, at ganyan din sa ating mga writer. Maraming salamat sa inyong pag-agapay, sa inyong lingkod sa ating programa ngayong araw na ito ng Sabado. Antabayanan niyo po ang programang Barangay 882, kasama ho niyan si Gilbert. So, antabayanan niyo ho si Gilbert sa kanyang programang Barangay 882. Maraming salamat. Happy weekend. Bye! Usapang Senado.